med sjaks för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag var en lördag. Ngayong naka-modified General Community Quarantine o MGCQ na ang karamihang lugar sa bansa, maliban lang sa Metro Manila, Region 2, Region 3, Region 4A, Pangasinan, Albay at Davao City na under GCQ pa simula June 1 to June 15, marami ang nagtatanong kung bakit wala pa ang second tranche ng Social Amelioration Program. Meron pa nga ba? Usap-usapan sa social media na wala na daw ang second tranche ng SAP o kaya'y na-misinterpret ng karamihan ang usaping ito. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nawala ng tulong pinansyal ang ipamamahagi para sa buwan ng Hunyo dahil ang buong bansa ay nasa MGCQ o GCQ na simula Hunyo 1. Ngunit paglilinaw ni Secretary Roque na ang second tranche sa programang ito ay patuloy na ipamimigay sa mga benepisyaryo na nakalaan sa buwan ng Mayo. Dagdag pa niya na karamihan sa mga mamamayan ay makakabalik na sa trabaho simula Hunyo 1, kaya't pagkatapos ng second tranche ay hindi na ipapatupad ang Social Amelioration Program ng DSWD. Maliban lang sa ilang lugar ng bansa na ipapasailalim ng ECQ, depende sa resolution at approval ng Local Interagency Task Force. Ayon kay Secretary Roque, na mayroong 17 milyong benepisyaryo ang mabibigyan sa second tranche ng Social Amelioration Program. Ang 5 milyon dito ay mga benepisyaryong naidagdag o waitlisted na hindi napasama sa first tranche. At ang 12 milyon nito ay mga benepisyaryong dati nang nakakuha sa first tranche. Dagdag pa niya na dahil sa kakulangan ng pondo, karamihan sa mga napasama sa 12 milyong benepisyaryo sa second tranche ay mga benepisyaryong apektado ng mga restrictions sa quarantine sa buwan ng Mayo. Tanong ng karamihan, bakit wala pa? Ganun ba katagal ito? Ayon sa Department of Social Welfare and Development na dahil sa isinagawang beripikasyon upang maiwasan ang duplication ng pamimigay sa mga nakatanggap din ng ayuda mula sa DOLE, SSS, Department of Agriculture or DA, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, kaya apektado ang distribution ng second tranche. Ayon sa DSWD, na ginagawa nila ang lahat na paraan upang mapabilis ang proseso nito. Hinihikayat nila ang mga local government units o LGU na pabilisan ang pag-encode at pagpasa ng liquidation report ng first tranche sa kanilang field office upang masuri at ma-validate nito, at tinatayang aabot sa 15 days ang validation nito sapagkat mula sa LGU ay ipapasa sa lalawigan papuntang rehiyon at saka isubmit sa DSWD Central Office, at abuti naman ng halos isa pang pitong araw para sa deduplication o name match ng mga listahan ng mga benepisyaryo. Nang sa gayon ay masisigurado ng ahensya na ang makatanggap sa second tranche ay mga karapat-dapat mabigyan o higit na nangangailangan. Kaugnay nito, as of May 29, 2020, mayroon ng 490 local government units ang nakapagsumiti na ng encoded social amelioration card forms. Ang GCQ ay pinapatupad para buhayin muli ang ekonomiya, hindi para bumalik ka sa nakasanayan na. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa usaping ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa DSWD or Department of Social Welfare and Development.